And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Laurena. Alright, magandang tanghali po muli sa inyo mga kapatid. At kami po ay bumabalik po sa inyo sa araw ng Martes. No, napakabilis po ngayon ay 7 na po ng Hunyo mga kapatid. At salamat sa Panginoon. Bagamat medyo mainit pero maganda ang panahon mga kapatid. No? At salamat na tayo muli po ay bumalik. At sa tuwing Martes ay patuloy tayong nagkikita-kita po. And I hope kayo po lahat ay nasa magandang kalagayan at kayo po ay excited na makinig at muli po na makakuha ng idea. Kung hindi man matuto ay makakuha lamang, makapulot ng idea na mapakinabangan po natin sa ating pamilya. Ano po? Kaya tuloy-tuloy po ang ating pakikinig at muli ipasa natin ang link sapagkat napakarami po mga tao na nangangailangan po nito at ako po ay naniniwala na tayo po ay magiging pagpapala sa ibang tao pag natulungan natin sila sa pangangailangan po nila. Alam mo, kanilang umaga, habang nagpapasa po ako ng aking devotional, sabi ng isang kapatid, Pastor, meron po akong guest mamaya sa TBL. At meron po akong inimbitahan, siya po ay nasa malayo, siya po ay nasa Tokyo, Japan. Pero sabi niya, ako po ay naniniwala na pagpapalain po sila ng maririnig nila mula po sa The Baptist Lunch. Kaya salamat mga kapatid, no, na tayo magiging pagpapala sa pamamagitan ng pag-share ng link na ito. At tigit sa lahat, kung kayo man po ay para medyo nadidelay po kayo, nakakaligtaan po ninyo ang programa pong ito, ang pinakamaganda, kayo po ay mag-subscribe po sa ating account sa YouTube. Ano po? At mag-subscribe lamang po kayo. Pag nakita nyo po yung TBL, mag-ilagay, pindutin nyo po yung subscribe para pag sa tuwing meron kayo nakakaligtaan, mahahabol nyo po mga kapatid. Kayo po ay manonotify at kayo po ay muli nyo maririnig ang nakaligtaan yung programa. Kaya maraming salamat at magandang hali sa lahat ng mga nakapaligid sa ating bansa at ganoon din po sa labas ng bansa. No? Ngayon, bibigyan ko po ng pagkataon ng atin pong mga... Oh, I'm telling you, our guest is back. No? But titingnan po natin, babatiin po muna tayo ng aking mga co-host, mga kapatid. Alright, Marinelli. Magandang tanghali po sa inyong lahat at welcome sa The Baptist Lunch Tuesday Edition. At sa lahat ng mga nanonood na taga West Bank, magandang tanghali sa inyo. At nakita ko nanonood si JJ, si Jeremiah, si Nanay Nena. Hello po sa inyo at ang aking gwapong asawa galing sa GHQ. Diyan lang po kayo at huwag po kayong aalis. Binabati ko rin po ang aking pamangkin na si JC Max at aking sister-in-law na si Clarice. Hello sa inyo dyan, lahat sa Tanawan. Diyan lang kayo at sana'y may matutunan rin kayo sa Tanawan? Programang ito. Opo, Pastor. Tanawan, Batangas? Yes, Pastor. Tumanggap po sa kanila Siam nung afternoon nung ano. Hindi ko po kayo marinig nung nag-Google Meet po kami. Kasama po namin silang nagsimba nung Linggo ng hapon. Wow. So, hello sa inyo and welcome sa ating programa ngayon. All right, Cynthia, nakahabol. Humabol, pambira, magandang. Congratulations pala. Ano? Ang tawag niyo doon, pining? Opo, pining. Yeah. Incoming fourth year na po yung aking bunso. Ay, pambira. Wow, amen. Habang nagbabiyahe, talagang panalangin ko sana... less yung stop kasi ang daming stop dito sa stoplight dito sa may EDSA. Kaya eksakto. Saan ba yung pining? Sa dito po sa may Manila Titana po, malapit po sa MOA. Ang school nila. Oh, kaya opo, EDSA. Sa, okay, yeah, opo, tama, opo. Tama. Mahaba kaya pala yung EDSA. Opo, nakakatuwa po ang pagpapala ng Panginoon natin. Aba, isang linggo na po pala muli ang nakalipas at muli ay ipapahayag ng ating panauhin ngayon ang pagpapatuloy ng kanyang damdamin. Pambira, nung last Tuesday natin, grabe, blockbuster tayo. Yung pong mga nanood nung last Tuesday, ay pagpatuloy niyo po, keep passing the link. At kung paano po na tayo pinagpala,
Hindi lang nung last Tuesday, maging nung mga nakaraang ay, isang taon na pala tayo mahigit. Ay, pambira. Yun din po ang pagpapalang maihahatid natin sa araw na ito. Sa tulong na ating mahal na pastor, sa mga advices niya, kung paano natin lulusutan ang bawat kaguluhan sa ating buhay. Marami pong salamat. Keep on tuning and pass the link. All right, thank you, Cynthia, and congratulations. Amen. And mga kapatid, ay tayo nagpapasalamat muli na kasama po natin muli ngayon ang ating guest po noong last Tuesday. At salamat sa kanyang pagpapaunlak sa atin. Okay? Amen. And let's welcome once again, Ma'am Nida Quaresma. Amen! Magandang tanghali po sa ating lahat, Pastor. Magandang tanghali po sa ating magagandang mga co-host niyo po. Amen! Kay Ma'am Cynthia, tsaka kay Ma'am Marinelli, at saka lahat po ng crew dito sa loob. Sa aking pamilya, magandang Amen. Tanghali po sa inyo at sa aking mga kasama sa SSBN. I know na may mga nanonood sa inyo. Wow. Just keep on tuning sa ating TBL. Wow. Amen. Thank you. Muli nagpapasalamat ako, Nida, sa pagpaunlak mo sa atin. At alam ko, busy ka rin pero salamat. Kasi, alam mo, mga kapatid, kaya tayo may programang ganito. Hindi po ito lugar para i-voice out na ang ating sama ng loob. But, you know, anuman at sino man, anuman ang naririnig nyo rito at sino man ang guest po natin dito, ang pinakang intention po niya na ay matulungan yung iba. Amen. Alright? Hindi po just to voice out yung anumang nasa loob po natin. No? Pero para may matulungan po yung iba na may dinaraanan o nadaanan problema or sa mga darating pang problema, at least mas maganda na ho yung preparado, mga kapatid. Mm-hmm. No? Kaya wag ho nating kakalimutan, kaligtaan po ito at magbahagi po tayo. May mga ilang pastors na po tayong kasama po natin dito. Si Pastor Bernard, si Brother Rick, Belmonte, and ganun din si Ian Quares, andito rin, mga kapatid. Amen. At mga bagong mga, alam mo to, nagtatayo pa lamang to ng kanyang bagong pamilya. No? Kinakailangan talagang matuto, mga kapatid. At ako'y naniniwala na siya po ay pagpapalain ng Panginoon kung talagang susunod lamang po sa salita ng Diyos. No? Walang napahamak na sumunod sa salita ng Diyos. No? Yan po ang ating tatandaan. Alright, so maraming salamat muli again, Sister Nida, sa pagpaunlak mo. At alam mo, nakita naman natin siguro yung mga comments, no? Hindi natin naubos na basahin yung mga comments dito. At hindi natin naubos na bigyan sila ng magandang, you know, kasagutan. Maaaring nakapagbigay lang tayo ng mabilis ang kasagutan kasi sa dami po talaga nila. Oh. And aside from that, ay meron pa yung mga nag-PPM, you know? And talagang, nakikita niyo po, mga kapatid, napakarami ang tao, lalo-lalo sa mga ina ng tahanan, na hindi po natin napapansin, mga kapatid. Medyo nakakaligtaan po natin. At minsan may mga nanay na rin, mga asawang babae, na, you know, napapalagay na. At tawag nga po nila doon, mga kapatid. Nakakalungkot man sabihin, pero palagi nila itong bukas ng bibig. Ito na yata ang kapalaran ko . Nasabihin nilang ganun. No, hindi po. Hindi po tayo nilikha ng Panginoon dito para mag-suffer ng pain. Amen. You know. So, alam natin, alam na Diyos nagkasala. You know, God is a God of restoration. So, ni-restore niya po ang tao. Kaya lang, yung tao, sapagkat napalagay na sa kasalanan, ay nanatili na po doon. So, hindi na po naniniwala minsan at ayaw niya nang umalis doon sa kanyang matagal na kalagayan. Pero pwede naman pong umayos uli . Sabi ko nga nung nakaraan na linggo, mga kapatid, mas magandang mag-suffer ka sa discomfort ng obedience kaysa sa mag-enjoy ka sa comfort ng disobedience for a while. Because you will always suffer the consequences of disobedience. You will always pay the price, you know. Kaya mas maganda, one is paying the price and one is enjoying the reward. See? So kaya, yun po yung dapat natin tignan lagi, mga kapatid, no? It's better always to suffer the discomfort of obedience, you know, than to enjoy for a moment
the comfort of disobedience. Kaya sana makita po natin 'yan at wala na hong, katulad sinabi ko, walang napahamak sa pagsunod sa Panginoon. Amen. Okay? All right, maaaring hindi man natin, katulad nilagay ko po kanina, bahagi po 'yan ng aking devotional kanina, na maaaring hindi man po natin kagad-agad makamtan, you know, yung reward ng Panginoon sa lahat ng ginagawa natin sa pagsunod sa Kanya, pero tandaan niyo po, there is always a reward. Yeah. Okay? Yeah, the Bible is always true with the principle of sowing and reaping. Kaya atin pong bigyan ng pansin po yan, mga kapatid. Okay, alright, magpapatuloy po tayo. At again, marami po tayong maririnig pa na matututunan at makakatulong mula po kay Sister Nida na kasama po natin ngayon. Alam mo, Sister Nida, talagang maraming umaasa, maraming nagpapasalamat, maraming umaasa na ikay babalik at muli. Ay, maraming, may mga marami. Kung, yun na lamang sabi ko nga eh, yung makompose mo ang sarili mo sa panahon ng ganung klaseng kalagayan, napakahirap. Eh, yung iba nga sabi ko nga sa inyo eh, tiniterminate na nila yung buhay nila para ma-terminate nila yung pain nila. See? Yeah. So, the only way for them to terminate the pain is to terminate their life. You know? Ganun yun eh. So, kaya nakakaawa. Pero may paraan ang Diyos, mga kapatid. No? Hindi man tayo exempted sa pain ng mundong ito. But you know what? God has a way to enjoy it. Alright? God is a way to enjoy it. Lahat napapagod, pero lahat yung pagod ay pwedeng mapawi sa pamamagitan ng pag-enjoy kaysa naman sa mag-endure. Alright? Alright. So, Sister Nida, salamat sa Panginoon. Nagkasama-sama tayo sa church. Ngayon naman, ako nauunawaan ko na, you know, sa church ay hindi naman hindi ka exempted kung may simbahan ka ay wala ka ng problema. Mm-hmm. So anong nakikita mong advantage? Alam ko nagkakaroon tayo ng problema ngayon. Can you please tell us ano yung mga nakikita mong common problem? Katulad sinabi ko kasi ang babae sa tahanan, kapatid, ay dalawa ang kanyang pinapapilan. Bilang isang asawang babae at bilang isang ina. Hindi po madali ito, lahat ito. Hindi po madali ito. You see, then, bihira lamang kayo makakapakinig, mga kapatid, ng mga kababaihan na nagpapatutuo na sila'y nag-i-enjoy sa ganitong klaseng trabaho, ganitong klaseng katungkulan o katayuan bilang isang asawang babae at bilang isang asawang, bilang isang ina. No? So, yan po yung mga bagay na dapat po nating bibigyan ng pansin, mga kapatid. Kasi, those are two different things, mga kapatid. Different jobs. Kaya dapat makita po natin na paano ito ginagampanan ng isang taong naniniwala sa Diyos at may gabay ng salita ng Diyos. Okay? Nida, could you please tell us about it? Thank you, based on your experience. Yes, sir. Ang tanong po, paano ko binabalance? Parang ganon. Una-una po, maraming salamat sa Diyos dahil pinunta niya po kami dito sa church na to. Amen. Kasi sasabihin ko po unang-una, kung wala po ang salita ng Diyos sa akin, I don't think I'm here. Mm-hmm. Mm-hmm. So, bilang ina po at bilang asawa muna po, mm-hmm, mahirap kung wala ang salita ng Diyos. Yeah. Kasi alam po natin na nanggaling naman po kami sa magkaibang pamilya. Hindi po pareho ang pagpapalaki sa amin. Yun. In other words, iba't ibang orientation. Yes po. Yeah. At totoo po yung iba yung pinapakita sa iyo nung hindi pa kayo kasal. Totoo yan. At iba rin kapag nagsasama na kayo. Hold it for a minute. Kasi alam nyo, dapat naririnig yan sa programa ng Team Prep. No? Yeah. Yung mga bagay na yan. Eh, bago kayo mag-asawa, bago kayo kumuha ng marriage license, marami pang requirements. No? Parang katulad din yan, pagkukuha ng driver's license. Alright, go ahead, Nida. Mostly po, ang ipapakita ninyo, hindi lang ho yung babae or ang lalaki, both, ay papakita ninyo ay puro magaganda. Pag hindi pa kayo kasal. Yung.
parang ingat na ingat kayo, pero the moment na maging kayo na, mag-asawa na, magsama na kayo sa isang bubong na sinasabi. Teka lang, baka matitipan mo kami. No? Bakit kaya yung mga hindi pa kasal, ingat na ingat sila magpakita no. ng mga ganyan, yung sinasabi mo na yan. Bakit kaya? Yung mga ano? Negatives. Oo. Ano sa palagay mo? Kayo yung tatlong babae, tinatanong ko kayo, kayong tatlo. All right. Bilang isang babae. Nida mo na. Nida. Pastor, alam naman po natin, pag sinusuyo mo pa ang babae, ayaw mong makakitaan ka ng anuman na pwedeng yung, sabi natin yung modern world parlance, a word na matuturn off yung lalaki or babae. Sana buhay pa si Lerma, natanong ko kung ganyan ako nung araw eh. kaya siguro matcha-challenge ako manligaw para maano ko lang yan. PSG. Para may experience, Pastor. De, para lang may experience kung gaano katotoo yung sinasabi ni... Baka ma-revive yung PSG, Pastor. Maribi? Sige. So yun po, ayaw nating... Ingat kaya, ingat na ingat. Ingat na ingat. Yeah. Para hindi ma-turn off yung babae. Oh, yes, at pag na-turn off, ayoko na sa'yo. Hindi ka para sa akin. Ay, tapos na siya. Opo. All right. Sa akin naman po kasi, hindi ko po kilala, Mr. Ko. Ibig sabihin... Wala siguro talaga naman. Wala naman talaga siguro ang babae na nakakakilala sa kanila. Pag pumunta, you know, hindi mo kilala yung... Kaya ngayon ang advantage kapag nasa church ka, nakikita mo rito yung magulang, nakikita yung respeto niya sa magulang, na lagi mo na siya nakikita. Kaya kung dito ka makakuha ng pangasawa, sa matagal mo nang kasama sa church, talaga namang mapalad ka. Exactly po. Kung kakilala mo na siya, alam mo na wala na po siyang itatago. Pero since kami nga po ay magkaiba, nagkita lang po kami sa school. Yun na. Parabang sinasabi mo, kung kilala kita lang. Kung ang pagkakilala ko sa iyo ngayon ay ganun yung pagkakilala ko sa iyo noon. Yeah. Tapos ka na. Yeah. Kung maibabalik ko lang. Go ahead. Dumarating po talaga sa punto na ganyan. Kaya lang po, nakapirma na po ako sa lisensya na ang expiration po ay hindi ko alam kung kailan. Tanging Diyos lang ang nakakalam. Hindi kaya nida na nagpipirma, makakala mo insurance yun o ano. May tubo. Alright, hold on. Alright, ikaw naman Cynthia. Bakit ako naman? Ako nung manligaw una, sir, talagang ayaw ko naman dyan eh. Pero binigyan ko pa rin ng space na para makilala siya. Kasi hindi naman lahat ng nasa simbahan maayos. Akala mo, yun din ang sinasabi ko sa mga anak ko, hindi porke nasa loob ng simbahan ay maayos. Ang inalam ko po kung paano siya mag-treat ng nanay niya. Sabi ko, kung paano siya mag-treat ng nanay niya at paano siya tinitreat ng nanay niya, yun din, paano niya ako itatrato? Eh, nakita ko naman, mabait po yung bianan ko. Super. Opo, super. Sabi ko, wala ako nung nanay. Nakita ko sa kanya yung magiging nanay ko in the future kapag naging kami ni Brother Noel, somebody na malalapitan ko. Kaya, sa totoo lang, kasama ang mga in-laws sa pagpaplano. Huwag niyong sabihin na hindi naman siya yung pakakasalan ko eh. Yeah. Hindi ko ba yung ganong prinsipyo. Akala nila walang connection yun, yes. Ano? May connection yun? Yes, sir. Biruin mo yung bianan ko, ipapanalangin kapag nagkaroon kami ng diskusyon. Mamasahihin ka pa? Mamasahihin pa. Totoo lang, mas malimit ako masahihin ng bianan ko kaysa sa asawa. Yeah, totoo yan. Totoo at saka pag-concert, talagang nakita ko rin kung paano nila iginagalang sa tahanan nila si Noel. Kaya sabi ko, meron itong something na kailangan pa ako na. Kapag mag-asawa na kami, mas may madi-discover pa ako sa kanya. Yeah, may negative, good. May negative. So, walang tinago si Noel? Wala naman po. Yun lang, maliban po lang. Kung minsan po yung facial expression, magduduling ako sa harapan niya. Siya hindi po, parang pa-cute lagi. Sabi ko, Noong nangliligaw siya. Noong nangliligaw po. Hindi talagang cute yan, Sinuel. Cute talaga yan. Yeah. Maraming beses ako natatakit dyan eh. Nakakatakit, opo.
Guwapito yan talaga. Guwapito yan. May itim lang, medyo may kulay lang talagang kulay lalaki yan. Kasi, pero, Laging lang ang white t-shirt, sir, noon pag pupunta sa bahay. Pambira. Eh, siyempre, kung hindi siya mag-white t-shirt, hindi siya makikita. Wala na. Everything is... Dark. Pero that's good. At least alam natin, makikita natin kasi may mga tinatago. Pero talaga, ako talaga, hindi naman sa tinataas ko yung sarili ko. Eto nga si Tanga nagsasabi kasi may sinabi naman sa kayo si Lerma kasi si Lerma naman, lagi naman silang magkasama eh. Sabi ni Tanga, huwag na pastor. Sinabi naman din ni Ma'am Lerma na yung na ang unang nagustuhan niya sa inyo ay dahil di daw po dahil di ka daw po nagpapakita ng pagkukunwari. Tsaka yan din daw po nagustuhan nyo sa kanya. Alam mo, wala naman akong dapat ipakita pang pagkukunwari. Kasi wala naman akong pwede ipagmalaki. Magkukunwari akong mayaman ako, magkukunwari akong gwapo ako, magkukunwari akong matalino ako. Anong pwede ikunwari ko, mga kapatid? Lantara na yung sarili ko eh. So wala ka nang pwedeng itago. Kasi, alam mo ang problema ko ngayon, mga kapatid, kung paano ko tanggalin ko yung kabaitan ko sa mga taong... Walang tuldo. Gusto ko maging salbahe minsan eh, kasi masyado na akong inaabuso ng mga babae. Amen. Anyway. Pati lalaki, sir. Ha? Inaabuso na rin kayo. Well, ikaw naman, Marinelli, ano naman masasabi mo dyan? Bakit kaya ganun, ano? Siguro po, sa amin din po ni Julian, wala rin po siyang tinago masyado. Kasi po, parang very vocal po ako eh. Kasi during that time, hindi pa po ako save. Eh, di ba, naging long distance relationship po kami. So sabi ko sa kanya, sige, mag-girlfriend ka lang dyan, tapos mag-boyfriend din ako dito, sinaiwar ko. Sabi niya, ano ka? So, naging very open kami, tapos open kami sa lahat ng mga, kung ano yung pwede naming malaman sa isa't isa. Apo. And then, during that time, hindi mahilig umuwi si Julian eh, kasi nasanay siya sa PMA, hindi siya umuwi kapag break. Kasi loner siya eh. So, nung naging kami, nagtataka ako, sabi ko, hindi ka uuwi sa inyo? Christmas, New Year, ganyan. Hindi ako sanay. Hindi, umuwi ka sa inyo. So ako po yung nagpo-push sa kanya na umuwi sa bahay nila and to connect with his parents. So natuto lang yan siya na umuwi sa bahay na madalas, nung bahay nila na madalas. Dahil sinasabihan ko siya na, umuwi ka kasi dapat umuwi ka sa nanay at tatay mo pag may chance kang umuwi. Tapos dinadala niya ako doon, pinakilala niya ako. Ang nakakatawa po, nung nagpaalam siya sa tatay ko, sabi niya, sir, pakakasalan ko po yung anak niyo. Sabi nung tatay ko, ha? Maldita yung anak ko, walang saulian kapag ka inakasalan mo yan, sigurado ka ba? So, sa tingin ko po, yung... Ang joke ko sa kanya ngayon, parang sabi ko, bakit nga ba naniwala ako sa lahat ng sinabi mo? Meron yung ibang sinabi niya. Hindi ko lang po matandaan kung exactly ano, pero merong ibang sinabi niya na, parang iba yung statement mo nung boyfriend pa kita. Hindi yan yung statement mo noon. Sabi ko, bakit nagbago ba ng statement, ha? O may mga ano? May mga nabago. Ano, for the better? Or for the better naman po. Ah, okay, hindi naman that's po good. Siya, hindi naman po siya major talaga na issue. So, hindi ko na po siya binibigyan. Dalawang pwedeng mangyari. Pagka nagsama na kayo, lalo mong makikita yung kabutihan. Mas maganda pa pala pag nakasama mo siya. Okay. Meron ganun eh. Meron namang sabi niya, makikilala mo lang yan pag magkasama na kayo. Opo. Yeah. So, yun ang pinakamaganda. Mas makikilala mo nang mas mabuti siya. Kaysa nung nakilala mo lamang na ganun-ganun akala mo hanggang doon lang, you know. Kasi alam ko yung babae at lalaki, may kanya-kanya experience yan sa mga tao eh. Di ba? May experience sila sa babae, may experience sila sa lalaki. You know, sasabihin ng isa, mabuti pa nung una kitang nakita kasi ganito ka, ganyan, ganyan. Pero ngayon, hindi ka na. Nasaan na yung dating si ano? Diba? Sir, masahin ka ganun, diba? Sinabi ni Noel. Ha? Maganda yung sinabi ni Noel nga eh. Maitim man akong tignan, ngunit... Kung magmahal ay hanggang libingan. Alaga naman. Sana all. Ito sir, gusto ko rin ikwento. Kasi natuwa ako sa kanya. Ayoko talaga sa kanya noona. Nagpaalam siya sa akin na pupunta daw siya sa tatay ko para ipagpaalam ako na liligawan. Yung panahong yun, yung tatay ko nasa rehas. Medyo malalim na kwan pa yun. Sabi niya, paano ba magpunta doon at saan siya, anong kan?
Ako, ano, ba't ko sasabihin sa'yo? Bahala ka. Ay, pambihira. Nakarating siya dun, sir, na walang information na akong ibinigay. Kaya, iyon yung isang edge na sabi ko, aba, determinado talaga. Kaya, yeah. Uy! Pero ngayon, hindi mo na ako binabalikan pag Friday. Friday din ang date nyo? Hindi, Friday kasi bumabalik siya, nasa Cavite, bumabalik siya dito para sa Baptist lunch, babalik uli ng Cavite. Hindi man lang ako daanan sa bahay, kat brum-brum man lang. Ay, mabuti ay, sinabi mo sa akin yan. Tapos, tapos ka sa aking Noelito ka. Samantalang noon, kung saan ako, andun siya at lumalapit. Yeah. Mas mahal mo na ngayon yung pinapagawa mo kaysa kay Cynthia. Ay, nako. Ayan, nakikinig. Wala, ano ka? Susunugin ko yung pinagagawa mo. Yeah. Huwag naman, Pastor. Mahal yun. Magiging ko natin yun, sir. Susunugin ko yun. Alright. But anyways, alam niyo mga kapatid, importante kasi to na talagang halos lahat merong ano eh, merong nakakaalam, you know. Halos ito'y naririnig natin sa napakarami, maglalaki, magbabae. Ganun din naman kaming lalaki. May mga babae na pakit din naman noong una eh, you know. Noong hindi ka pa noong unang kita-kita nyo, kikindat-kindatan ka, pa-cute, you know, papungay-pungay ng mata, you know, akala mo talaga ang bait, you know, yung pala ang pait. Kinikilig na. Yeah, grabe. Yung mga nanay, pero alam mo pagdating ng panahon talaga, sabi ko na nga ba, para parehas lang kayo, mga babae kayo, you know. Sino rin po ang sinasabi namin sa yeah, mga babae? Yeah, ganun din naman sinasabi ng mga babae. Pare-pareho yung mga lalaki yan. Pero, alam nyo, eto sa punto na ito, paano natin mariresolbahan yan? Amen. At paano kinukombat natin yan? Kasi, nag-asawa ka talaga at nag-uo ka nang sabing ko nga, pa nag-officiate ako ng kasalan, sabi ko, oh, ito ba'y tinatanggap mo, babae, tinatanggap mo ba? Ang alam mo, sa pattern, hindi ako gumagamit ng ganyan. Na sinasabi ko, babae, tinatanggap mo ba ang lalaking ito? No, sinasabi ko na yung pangalan. Kasi ang alam ko, magkakilala. Pagka sinabi mo lang kasi, babae, sa ibang nagkakasal, ganun ginagawa nila eh. Apo. Kasi hindi nga sila magkakilala eh. Babae, tinatanggap mo ba ang pangit na lalaking ito para makasama mo habang buhay? Kung ako babae, sasabihin ko, ayoko po. Kasi lalaking, hindi ko naman talaga kilala yan eh. Yan. So, nagpa-cute lang sa akin yan, tapos mahal niya raw ako, eh, subukan natin. No. So, yung mga ganun ba, akalain mo, nag-uo ka na meron ka palang tataglayin, meron ka palang susuungin, nakahirapan sa buhay na hindi mo alam. You know? Kaya yung uo mo, hindi mo alam kung saan kayo makakarating eh. Di ba? Yung uo mo, hindi mo alam kung ano ang matitikman mo. Yeah. Akala mo paksiw, yung pala sampal, you know? So, akala mo matatamis na mga pagkain, yung pala'y mapapait na mga pananalita. You know? Masasakit, mapapait. Alright? So, paano natin to? Kung ito ba'y bilang asawa ni Dan, naranasan mo? Ang alin po, Pastor? Yung sinasabi ko, yung mga ganon, na may mga hindi naman, yung, kung hindi man ganon, pero yung mga mapapait na pananalita, yung masakit na pananalita, na hindi mo inaasahan, nung nag-oo ka pala, ay ganun, ito yung pala yung susuungin mo. Ngayon, kung ito may naranasan mo, pakisabi mo sa amin, at kayo naman dalawa, kung kayo naman na may experience sa ganyan, pakisabi nyo sa amin, sa mga tagapakinig natin, kung paano nyo na-combat ang lahat ng mga bagay nito. Okay. Opo, Pastor. Pero bago ko po sagutin yon para suspense, gusto ko lang pong linawin kanina yung sinabi ko na hindi ko siya kilala kasi ibig ko pong sabihin kanina, hindi ko po siya gustong kilalanin. Senior ko po kasi siya. Bakit ayaw mong kilalanin? Paano yun? Kasi hindi ka interesado. Hindi po ako interesado. Hindi ka interesado dun sa kakasamahin mo? Hindi po. Senior ko po siya. Anong una lang ayaw mo sa kanya talaga? Ayaw ko po talaga sa kanya. Kasi hindi kita masisisi. Sir Dennis, parang wala. Sir Dennis. Hindi po. In fairness naman po kay Brother Dennis, kaya ako po siya... Sabihin natin na-develop ako kasi may other ako noon before kami. Oh. Yun naman po yung ano. Na-present? Present po. Oo. Oh.
Wow! At meron din po siya. Bakit mo ba pinagpalit? Pero alam mo, pero alam mo, kung hindi mo pinagpalit, baka wala ka rin sa church. Exactly. Man. Po. Diba? Oh, okay, go ahead. Sabi nga po, lahat ng bagay. Yeah, all things work together. Ang mapait at saka matamis, pinagsasama ng Diyos. Okay. Ang maalat at saka matabang ay pinagsasama ng Diyos. Ang pangit at saka maganda, pinagsasama ng Diyos. Yan ang resulta. Alright. No, well, narinig mo na ako si maganda. Dahil upo ako. Ang saya natin. No? Alright, go ahead. Pero parang yung mga nakikinig sa atin, parang hindi sila natutuwa. Si Rose Magalang lang ang natutuwa. At saka si Janil natutuwa. Sitang tumatawa. Marami naman palang tumatawa. Go ahead, Nina, go ahead. Yung tanong po ninyo, Pastor, kung naranasan ko yung pait, ay yung mga salita na mapapait mula sa aking kabiyak. Mm. Opo. Mm. I am not expecting to hear that from him. Yung such word na, of all people, bakit sa kanya ko pa maririnig yung ganon na mga salita? Totoo naman yan. Alam mo, akalain mo na yung nagsabi sa iyong mahal kita, you see, yes. At ikaw ang pinakang magandang babae sa balat ng lupa. I know. Tapos doon mo maririnig yung mga masasakit na pananalita. Ay, sige, tuloy mo. Sabi niya, I will never let you cry because of my fault. Sabi niya noon sa akin. Na naliligaw pa lang. Yes, at saka kahit pa nung bagong kasal kami. Tamis, parang susungkitin ang buwan at bituin na. Yeah. Hindi, sabi niya, hindi kita, ayoko makita kang umiiyak. Nang dahil sa aking kagagawan. Yeah. Kaya gusto ko lang makita kang grabing umiiyak. Oh, hindi ko pala alam na ganun pala yung gusto niya, Pastor. Sabi ni Noel, uncle. Sige, may exciting ito. Ayun po, yung nakarinig ka nang hindi mo inaasahang salita. Yes po. Ngayon mag-asawa na. Nung mag-asawa na kami, ilan na yung anak namin? That was 2000. Mag-retire siya. 2014? Nabanggit ko lang po, 2013, I think. 2013. Uh-huh. Or 2014, kasi magkasanad 2013 namatay yung aming bunsong anak. So, yun po. Doon ko, nung mag-retire siya, never niya akong tinanong at sinabi na gusto niya nang mag-retire at magre-retire na. So, umiyak po ako noon kasi parang hindi niya nga ako binigyan ng halaga as kabiyak niya na anong plano, parang ganun. So, yun po, pinag-pray ko na lang, yun na nandyan na. Pero marami akong naririnig kung ano daw ba, bakit daw ba siya nag-retire, and due for promotion sila. So, ang lagi ko pong sagot noon, ewan ko. Hindi ko po alam. So, yung dumating po yon naka-file na siya ng retirement and then waiting for the monetary compensation, yung lump sum niya, yung basta lahat po ng marireceive na financial. And then, nag-uusap po, kinausap niya ako na siya una po nagsabi na ganito ang gagawin ko pag na-receive ko, ganito. Nakikinig lang po ako that time. Pero nung wala akong marinig tungkol sa mga anak niya at saka kung ano po yung gusto niya gawin pamilya. Sa pamilya, unang-una po para sa akin yung mga anak namin. Mm-hmm. Doon na po ako nagbigay ng, kung pwedeng, ng suggestion. Maayos po yung pagsasabi ko pag pwedeng ganito. Kasi since 3 years ka na walang pension, kasi nag-lump sum siya, pwede ba for 3 years, i-save na natin yung para sa mga bata, yung gagastusin nila for 3 years while waiting for your pension. Pwede nating ibangko kung gusto mo. Ang kasagot-sagot niya sa akin, ang bangko daw, pag nalugi, wala na. Dinipensahan ko po, sabi ko, meron namang 100,000. Let's say, sa mga tatlong bangko, pwede kang doon. So, to make it the story short, parang ang dami niyang rason na hindi daw maganda. I-invest na lang daw niya. Marami siyang sinabing investment. And then, to the point na siguro, wala na siyang ma-justify sa akin. Ang sinabi niya sa akin, this is not to, hindi para ipahiya ka, pero I just want to give
exhortation sa mga kababaihan, sa mga mother, na pag gano'n na po, na dumating ang panahon na gano'n, just pray. Yeah. Amen. Yeah. Amen. Yeah. Just pray. Kasi wala tayong magagawa sa asawa natin. Hindi pa ako nagger, sa totoo lang. Alam ni Brother Dennis yan. Never akong nagnag sa kanya. Siya ang nagger sa amin. Alam ng mga anak ko yan. So ang sabi niya sa akin noon, hindi pa po niya nare-receive yung mga inaasahan niya. Sabi niya sa akin, tandang-tanda ko pa ang lahat. Sabi niya, wala kang pakialam sa pera ko. Uh-uh. That was the exact word. Okay. Sinabi niya sa akin. Maganda to mga kapatid, kasi ito'y malalaman natin kung paano natin i-handle yung situation. Yeah. Ano? At least pagka narinig niyo ito, like, nandun kayo sa sitwasyon na ganito, alam niyo na kung anong gagawin ninyo. Kasi look at this, si Nida hanggang ngayon ay mag-asawa pa rin sila at kinikip niya ang marriage pa rin. Amen. Yeah. Go ahead, Nida. Nung sinabi niya po sa akin na yon, natulala ako. Hindi ako nakasagot talaga. Tinignan ko lang siya. Pagkatapos po noon, umalis ako sa tabi niya. Pumunta ako sa kwarto. Kasi parang ang feeling ko, sinampal niya ako physically. Although yung words lang niya na yon, what? Parang yun yung nasa utak ko. Ano? Parang, sino ba ako? Parang sa isip ko po, tinatanong ko, sino ako sa kanya? Eh, ang ginawa ko po, honestly, nagpunta ako sa kwarto namin, umiyak at nagdasal. That's it. Yun lang po ang ginawa ko. Hindi na ako nagsalita, hinayaan ko na siya. And then, dumating ang kanyang lahat, na ang dami niyang pangako sa mga anak ko hanggang ngayon. Mm. So, dumating na po lahat yung mga kanyang mga benefits, ano, benefits, lump sum, everything. Nag-decide po siya again without consulting me. Sinabi niya, kinonsult niya daw ako. Yes, sabi ko. Sinama mo lang ako nung ibibigay mo na yung pera para sa investment. Mm-hmm. Dahil alam niya po, siguro, tatanungin ko, ako po kasi, ang lagi kong tanong, anong plano? That's sa it. Tingin mo, maganda ba yan? Kasi that was the time na sabi niya, sinabi niya po sa akin ni Rason niya, kung si Pastor nga, sabi niya, nag-invest dito. At saka kapatiran ito, sabi niya. Hindi naman manloloko ito. Sabi niya, yun po ang justification niya sa akin. Mm-hmm. Sabi ko, hindi naman sa ganon. Parang kilala ko yan. Apo. Yan na nga po. Yeah. Kasi it's too good to be true, sabi ko. Sinabi ko pa po na, hindi naman ako nag-brag na ano, pero based sa napag-aralan ko, kasi management major, business management po ako, sabi ko, it's too good to be true. Wala pa siyang established na ano na negosyo. Facts, oo. Tapos, ang ROI nyo, ganito kalaki na ibibigay niya. Tapos, saan niya kukunin yun? Sa investment ninyo. Uh-huh. So, how long will it sustain yung in ROI ninyo? Parang ganun po yung sinabi ko sa kanya. Galit po siya sa akin. And then, noong ibibigay niya na po yung pera, sinama niya ako. Ayoko po talagang ano, sumama. Para kasi, teka lang. Para sa mga hindi nakakaintindi o hindi gano'n na ako yung ROI, that's return of investment. Okay. Yeah. Go ahead. So, masyado po kasi yung ROI na ano, yung nag-uumpisang negosyo, gano'n ang kaagad ang ibibigay niyang percentage. Mm-hmm. Parang it's too good to be true. Mm-hmm. Wala pa siyang pagkukuhanan. Kundi i-roll out lang niya. Uh-oh. Kung ano yung ma-invest sa kanya. Parang kako, hindi naman kapanipaniwala. Mm-mm. So yun po, nung binigay niya na, ayoko po talagang sumama, pero sabi niya, as a family, let's go. Lahat po kami, pati mga anak ko, pati ang nanay ko. Sabi ng nanay ko, nag-usap ba kayo niyan? Sabi niya ganun. Na ibibigay niya na ngayon yung ano niya. Hindi ako umimik sa nanay ko. Sumunod lang po kami. Pero nung inabot niya na po yung pera, umiyak po talaga ako. Mm-hmm. Mm-hmm. Sa harap nung pinagbigyan niya. Na makapal. Lumapit pa yun sa akin.
ginano niya, pinapik niya pa ako sa balikat. Sabi niya, "Don't worry, ma'am. Your money. Investment is in good hands. Hindi po ako imime. Right or left yung ipinanggal sa'yo. Ay, ito po. Dito siya. Dito niya ako, ano, tinapik. Ayun, nangulot. Dito. Left pala. Dito. So, hindi po ako, ano, pero talaga pong umiyak ako doon. After that, ang nangyari, I don't know kung, hindi ko naman po iniisip na yun yung ano ng Diyos sa kanya for saying to me na wala akong pakialam sa pera niya. Mm-hmm. So, alam naman po natin nangyari hanggang ngayon. Nawala po yung tao na yon, pati yung investment. Wala na. Although, mas malaki pa po yung ibang mga kapatiran na nag-invest sa kanya, pero the mere fact na galing yon sa pinaghirapan niya, binigay niya lahat, parang nawala ng as in. Bula. Parang nawala na parang bula. Wala po. In short, wala. So, ang inaalala ko po, hindi po, ang panalangin ko po noon sa Panginoon, "Lord, for 3 years, please, provide all our needs." Amen. Yun po yung talagang panalangin ko. Kasi, for 3 years po, dalawa ang hinuhulugan naming sasakyan. Kasi that time, sabi ko, pwede ba na kung ano, i-fully paid mo na yung isa, para isa na lang hulugan natin. Ayaw niya po noon. Ayaw niya. Gusto niya invest para daw mas malaki. So yun po, for 3 years, wala po siyang as in. Pero ang panalangin ko po, i-sustain kami ng Panginoon, provide all the our needs, at tulungan niya ang mister ko. Kasi marami po, alam naman natin, marami na pag ganyan yung nangyari sa kanila, hindi nila nakakayanan to the point na parang nadidepress sila at meron pang nasisiraan ng ulo. So yun po ang prayer ko, ang laki po ng itinanda ni Brother Dennis noon. Physically, sa totoo lang na-observe ko. Pero biyaya po ng Panginoon that time, nakaraos po kami. Amen. Sunod-sunod po yung increase ng lahat ng nasa service. Yes. Plus, of course, alam naman po natin na ako noon ay may 50% na additional aside from my basic pay for being assigned to an unit entitled for hazardous duty pay. So, plus yung amin pong SA, mga benefits, tunaas. Grabe talaga, sabi ko, "Lord, you're so very great in our life for sustaining us." For 3 years po, nawala. Na-sustain po kami ng Panginoon. Nabayaran po namin for that span of 3 years yung mga amortization. Wow. Ang mga anak ko po ay nagagatas pa, nag-aaral pa yung iba na sa prep and kindergarten. At hindi pa naman po, yun po ang kagandahan, hindi pa po malaki ang gastos. So, nung tinitignan ko po si Brother Dennis, panalangin ko po talaga sa Panginoon, "Lord, hawakan mo po ang asawa ko." Amen. Hindi niya po alam yun na ganun yung panalangin ko sa kanya. Wow. Wow. Dumarating ako sa bahay. Kahit na pagod na po, kahit na may kasama kami sa bahay noon na nag-aalaga, ano po, yung prayer ko, pagdating ko, maabutan ko yung mga anak ko na maayos at si Dennis na nasa tamang pag-iisip. Amen. Yun po. Ayun, nasustain at until now, ayan po, maayos kami, though merong ups and down hanggang ngayon. And then, yun, bumalik ang kanyang pension, ang dami niya na naman pong pangako. Pero sabi ko nga, "I've learned my lesson, Lord. Sa'yo na lang po ako aasa." Amen. Amen. "Kung magbibigay man po ang siya sa akin, it's your blessing." So, yun po.
Time out po. Alam niyo mga kapatid, talagang pagka nakarating kayo sa mga bagay nito, it's really by the grace of God na bibigyan tayo ng wisdom ng Diyos kung paano natin i-overcome ang mga bagay nito. You know, yun ang kagandahan. Sabi ko nga, eto ngayon eh, sabi ng iba, Pastor, maging Kristiyano ka, mag-Bible ka, mag-church ka, nakakaranas ka rin naman ng problema eh. So, ba't ka pa mag-church? Ba't ka pa mag-Bible-Bible? Alam niyo minsan, hindi natin nare-realize, mga kapatid, na grabe ang lamang ng merong simbahan pag dumating sa ganitong klaseng sitwasyon. Alam niyo, sinasabi ko nga lagi mga kapatid eh, ang problema kasi pagdating sa pag-aasawa, walang eskwelahan. Hindi pinag-aralan kung paano magiging magaling na asawa, hindi pinag-aralan kung ano ang ngayon na lamang muna natin 'to nagiging usapin eh. Dati wala akong ganitong usapin. Kasi ilang simbahan ngayon ang merong mga usapin na katulad po nito. Wala. Bihira ho, mga kapatid, mga pinag-uusapan ng ganito. Makikita po natin, maging mga leader ng simbahan ay may problema sa pamilya. Diba? So, kaya nga po, mga kapatid, napakaganda na magkaroon tayo ng ganitong klaseng usapin at kung paano natin i-deal yung mga sitwasyon na katulad nito. You see, paano? Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Ang dami ng mga sinabi ni Sister Nida na problema patungkol sa bagay na ito. In fact, pagka tumitingin po kayo rito sa atin pong mga comment box, ano? Maraming mga comments kayo makikita rito na sabi ng iba, relate po ako. Bakit? Same problem. You see, kaya yung sinasabi ko eh, hindi lamang ho si Nida may problema nito. Napakaraming mga asawang babae at mga ina ang may problemang ganito. Na hanggang ngayon po mga kapatid, ay nahihirapan po silang i-deal. Bakit? May mga lalaki rin kasi na hindi po nila binabago ang kanilang pamamaraan. You see, now kaya nga po dito, sana umakita rin ng mga, hindi lamang po ng ilang mga kababaihan, hindi lamang po ito para ma-encourage kayo, kundi sana naman, pati yung mga lalaki ay makita rin nila ang pangangailangan ng pagbabago. Hindi po ba? Yan po ay napagandang bagay na dapat ilagay din natin, sisipan natin. You see, kaya nga po dito, for example, pagdating ko, tingnan nyo mabuti mga kapatid, palibhasa po, hindi yun ang nakasanayan natin. Alright? So, ang ginagawa natin ngayon, yung dati natin nakasanayan, pero may Bible naman tayo. Bakit natin igigiit yung tradisyon natin, yung nakasanayan natin, na samantalang Kristiyano tayo, na dapat mamuhay tayo ayon sa paniniwala natin sa salita ng Diyos. You see? Kaya, makita nyo, for example, alright, parehas may trabaho. Katulad sitwasyon nyo, Nida, ano? Parehas sila may trabaho, mga kapatid. Alright? So, hindi lamang po si Nida at si Dennis. Napakarami ho, mga kapatid, no? Na ayaw nilang gawin itong prinsipyo na sinasabi ko na nakikita po natin sa Biblia. Ano yon? Budget. Yeah. Parehas sila may trabaho, pero ayaw nilang pagsamahin yung sweldo. Tanong ko, bakit? Kayo nang bahala sumagot. Alright? Pangalawa, sinasabi ko po rito na ang pera ninyo ay hindi nyo na kahit kayo ang nagtrabaho niyan, gaano mang kahirap. Gaano mang kahirap ang ginawa nyo sa pagtatrabaho bago nyo nakuha ang sweldo ninyo. Pero pag nakuha nyo na yung sweldo nyo at pera na yun mga kapatid, hindi mo na pera yan na personal. Mm-hmm. Pera na ho yan ng pamilya. Yan ang tinuturo ko rito. Ngayon, kung parehas kayo may sweldo ng ganyan, ay pagsamahin nyo, kasi ang tawag dyan, hindi na yan pera ni Mr. at pera ni Mrs., kundi pera na huya ng pamilya. Mm-hmm. Yes, sir. May anak kayo na hindi pa nagtatrabaho, naggagatas pa, at yung iba nag-aaral pa, hindi pa sila nagtatrabaho. Ngayon, paano sila mabubuhay kung sasarilihin mo yung pera mo? Mm-hmm. Paano sila lalaki, mga kapatid, nang maayos ang pamumuhay kung sasarilihin mo yung pera mo? Mm-hmm. No. Kinakailangan ang tawag na ho dyan, pagsamahin ninyo, pera na ho yan ng pamilya ninyo. Okay? Now, ang laging katanungan, napakatagal ng katanungan, sino ngayon ang may karapatan? Ay di pamilya. Sino ngayon ang magdi-decision? Ay yung may plano.
Kaya minsan nahihirapan tayo kung sino magdi-decision, eh walang nagpaplano eh. Yeah. Okay, kung halimbawa ikaw ngayon ang leader ng tahanan, okay, ikaw ang leader ng tahanan, planuhin mo. Oh, i-open mo yung plano. Eh, ang problema nga mga kapatid, eh, ang sama pagka sinabi mo yan sa asawa mo na wala kang pakialam sa pera ko. Oy, sana hindi ka na nag-asawa. Pera mo pala yan. Minsan naman, eto mo po nakakalungkot. Kayo yung babae nagsisikap magtrabaho para sabihin niya, para naman may panggastos ako sa sarili ko. Bakit? Hindi ka ba pwedeng kumuha ng panggastos para sa iyo mula doon sa pera na trinabaho o bunga ng trabaho ng asawa mo? Samantalang one flesh na kayo. Amen. So the point here, kapatid, is that you are not two anymore. You are one. Yan ang sabi ng Biblia. If you believe that, if you are a Bible believer, huh? If you are a Bible believer, you should believe that. Genesis chapter 2. Di ba? Paniwalaan mo yan. At kung yan ay paniniwalaan mo, ilalagay mo sa iyong sarili yan. Alright. Kung yung tao, yung dalawa, ay pinagsama ng Diyos, bakit hindi mapagsama yung pera? Yeah. Abay, mga kapatid, napakasimple yan. O sino mang nakikinig ngayon, may mukhang pera. Ang sakit, ano? Aray. Pero yun ang totoo niyan. Pag hindi nyo napagsama yan, kayong dalawa, pag tandaan nyo mabuti, pag hindi nyo mapagsama ang inyong pera at hindi kayo nagkasundo sa pera, laging may kaguluhan ng pamilya. Tandaan nyo po yan. Because the Bible says there someone might be as a wife or maybe the husband who love money more than his wife or more than his husband. And brethren, the love of money is the root of all. Come on, talk to me. Evil. Yeah. That's it. Evil. See? Pag hindi pinagsama yan, pag merong hindi pumayag, kapatid, kasabi ng iba, eh kasi yung asawa ko eh, ano yun eh, ano tag nun yung... gastador. Gastador. Hindi lang gastador, yung... Maluho. Happy go lucky. Waldas. 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 Waster, ang sabi ni Solomon. A great waster. You see? Waster yan. Waldas yan. You see? Now, alam mo kung bakit nagkakaroon ng waldas-waldas mga kapatid? Kasi hindi pinag-uusapan eh. Totoo. Alright, magplano. Yung lalaki, alright, usap kayo mag-asawa, eto ang pera natin. Magkano ang sweldo ko? Kung natatrabaho yung babae, magkano rin sweldo mo? Alright. So pag pinagsama natin yan, ito ang pera natin. Mm-hmm. Alright? Now, sulat din yung mga gastusin. Ang problema kasi mga kapatid, hindi natin ito ginagawa. Kasi ang alam natin, simple lang at alam natin, kaya natin. Kapatid, this is what we call family business. You see, family business ito. At ang family business, may family budget. Hindi mo maiiwasan yan. Bibili ka ng bigas, bibili ka ng ulam, may bills ka. You see, so pag hindi ka nagladlad ng ganyan na klase mga bayarin, abay, hindi ho yan nasa ulo lang at tsamba-tsamba. You see, now, tandaan nyo may mga tinuturuan tayong anak. You see? Kaya nga ang problema ho natin mga kapatid ngayon. Tignan mo, may mga gastos, may ginagastos ang mga lalaki na hindi alam ng babae. You see? May mga ginagastos din ang babae na hindi rin alam ng babae, ng lalaki. So bakit ganon? You see? Pero pag pinagsama nyo yan, kahit nandyan lang yung pera, may alam kayong lalagyan ng inyong pera, kahit nandyan lang yan, alam mo kung magkano nandyan. Bakit? Alam nyo yung gastusin eh. Ngayon, one must be honest kapatid. Sabihin, for example, kung ako naman ang asawang lalaki, alam ko na kailangan ng misis ko ang lipstick. Alam ko na kailangan ng misis ko yung lapis na pangsulat sa kilay. You see? Alam ko na kinakailangan niya ng pintura. Yeah. I mean, ng makeup. Foundation. Apat na foundation yun. Yeah. You see? So, alam niya lahat. You see? Kasi gusto mo rin naman maging maayos ang misis mo. Yeah. Oh. Amen. Eh, minsan reklamo tayo ng reklamo. Titingin tayo sa iba. Paano ako hindi kukuha ng iba? Ikaw ang pangit-pangit mo. Eh, kahit pumangit yan, ikaw din naman nagpapangit yan eh. Oh. Pinroblema. Eh, hindi mo mabilihan ng damit.
hindi ka pa marunong. You know, mga lalaki, aralin din natin minsan kung paano aayusin yung damit ng asawa natin. Ito ang prinsipyo dyan, ha? If it is not fit, it is not neat. Oh. Eh, pinasusuot nyo, mga kapatid, ang mga asawa nyo na mga galing kung saan-saan lang dyan, pwede na yan, basta matakpan lang. Eh, hindi naman ganun. Dapat fit. Kasi pag hindi yan fit, hindi yan neat. Oh, may natutunan na kayo doon. Oh, yan. Kaya minsan, akala natin kung ano-ano lang ay susuot natin. Eh, dapat yung fit naman. Kahit naman tayo mga lalaki, kinakailangan fit. Hindi yung sobrang luwag. Bakit sobrang luwag? Eh, kasi minsan sinusuot siya ng anak ko eh. Ay. Oh. Eh, kaya sobrang namang sikip. Bakit? Eh, parang doon niya sa bunso niya eh. Oh, sinusuot. Nagpapalit. Hindi ganun. Mga kapatid, ngayon, ang ibig ko sabihin, kaya ko lang binabanggit ito, maglaan din naman kayo ng mga budget. Aasahan po natin yan. Aasahan. Alam niyo ba, dito for example, sa church, ako siyempre ang pastor at may mga kasama ako rito, eh, sinasama ko sa mga budget ng simbahan na ito, mga kapatid, yung pangangailangan ng mga kasama ko. Yeah. Hindi naman po pwede, mga kapatid, hindi naman pwede sabihin mo, eh, nagsuko ng buhay sa Panginoon, eh, sa biyaya ng Panginoon, at sa pananampalataya, puro ka pananampalataya, patay na yung nananampalataya. Oh. Eh, hindi po ganun. May practical application ang salita ng Diyos. Yeah. Mga kapatid, ganun din po yan sa pag-aasawa. You see, now titignan po natin, tayong mga asawang lalaki, o kayo, kasi ako wala na eh. Pero pinaplano lang. But anyways. Wala na naman ang comment. Bakit ba ang dami nagko-kontra? Ay, Marivic. Kayo mga... Kontra. But listen now. Di ba? O, tingnan nyo mabuti, mga kapatid. Okay. Tingnan nyo rin naman pangangailangan. Tanong ko sa inyo, papahintulutan nyo ba na maglakad sa kalsada ang mga asawa nyo na hindi man lang magsuklay. Nagsuklay pero buwaghag pa yung buhok. Mas buwaghag pa sa isang kanin na niluto na nagkulang ng tubig. You know? Eh, napakahirap niya, mga kapatid. You see, hindi mo malang nakikita, yung buhok niya, marami ng split ends. Oh. Eh, dami. Na hindi mo malang, oh, alam mo, nakita ko, yung damit mo parang hindi nakasya sa'yo. Eh, pinipilit lang. O, tas-ras lang. Eh. You see? Now, tsaka mahalaga, maturuan mo rin anong nababagay sa iyo. Amen. Ito ang bagay sa iyo. You see? Thanks, sir. See, kaya pag nagtanong kasi ayaw nyo magtatanong ang misis nyo sa inyo, alam mo kung bakit? Kasi alam nyo, baka kasunod niyan, bili mo naman ako. Yeah. Kaya nagiging evil yung iyong mga asawa. Kasi sabi mo, ibili. Kaya evil daw eh. Oh. Pero ito ang problema niya. Tatandaan nyo yung sinasabi ko, mga kapatid. Ang pera ninyo ay hindi na yan pera nyo individual. Yeah. Subukan yung pagsamahin. See? Subukan yung pagsamahin. Okay? Ngayon, halimbawa, may darating kayong bisita o meron siyang gustong i-blow out o may gusto siyang pasahin yung misis niyo o mister niya o mister mo. Alright. Eh, may gusto tayo. Ilabas natin yung anak natin o ilabas natin si nanay natin o si tatay natin, biyanan o sino man. Alright. At least nandun pa rin yun sa budget, kapatid. Hindi ba napakaganda na kayong dalawa ang nakakaalam lahat ng nangyayari sa loob ng tahanan? Sino man umahawak ng pera, walang problema. Bakit? Kasi pera ng pamilya yon at lahat may pagmamalasakit sa pamilya. Amen. Ibu ba? Eh, ang pakiramdam natin, itatago natin yung pera. Parang tayo lang nagmamalasakit sa pamilya natin. Tandaan natin yung anak natin, anak din niya ng misis natin. At yung anak natin, anak ng misis natin, anak din ng mga mister yan. Oh, kaya kinakailangan, bigyan po mga kapatid ng pansin yan. Oh, gusto natin manatili yung kagandahan ng ating... pambira. Ano kaya mga kapatid? Kung ang pangligo ng sabon ng misis mo, siya rin panlaba yun. Oh, Ajax na yung... Hindi, sa gabi, amoy Ajax yan. Huwag lang oh. Mr. Clean, Pastor. At lalaki yun. Yun ang mahirap niyan.
Oh, kaya bigyan po natin ng pansin yan. All right. So, mga kapatid, iyan ang isang lahat po na nakalaki natin. Tandaan po natin. Ito lamang po. Meron lamang ako akong babanggitin kasi alam kong lalampas na tayo sa oras. Lumampas na nga pala. Dito po sa Proverbs 24, may maganda pong binabanggit dito si Solomon. Maniwala na kayo kay Solomon pagdating sa pag-aasawa. No? Sapagat hindi pa kayo nakaranas ng karaming asawa, na ganun kinto karaming asawa yung Solomon. Pero sabi dito sa Biblia, mga kapatid, sabi sa chapter 24, verse number 3, true wisdom is an house builded, and by understanding it is established, and by knowledge shall the chambers be filled with all precious and pleasant riches. Alright? Now, there are three things, Sir Mga Patid, na pahapyawan ko lang kasi lumampas na po tayo sa oras. Okay? Well, I hope na nakapulot po kayo ng maraming napakagandang idea mula po kay Nida, Mga Patid. Pero ito, napakahalaga po nito sapagkat ito po ang sinasabi po ng Biblia. Alright? Wisdom. Alright? Now, ano po, mga kapatid, ang kasama ng wisdom na binabanggit po rito? Knowledge. Alright? What else? Understanding. Alright? These three are important in building a family. You see, hindi po sinabi ng Biblia rito through money, through gold or whatever, but wisdom. Wisdom had builded the house. Okay? Now, una, ano po ang ibig sabihin ng wisdom? It is the application of knowledge. What is application of knowledge? What is knowledge? Knowledge is information. Alright? Now, paano ngayon ang gagawin sa knowledge? Makita niyo, mga kapatid, mayroong understanding. Alright? What is understanding? Comprehension. Alright? Dapat meron kang comprehension doon sa information. At anumang naunawaan, because you cannot apply, you cannot understand anything kung wala kang information. Ngayon, kung merong information, kailangan ng understanding, comprehension. Alright? At kung merong comprehension, merong application. Alright? So, makikita nyo mga kapatid, ito'y napakahalaga. Unawain natin. Pag meron tayong pamilya, kinakailangan natin ng information patungkol sa pamilya. Alright? Bakit? Upang hindi tayo, mga kapatid, manangan doon sa nakalakihan ng po natin na tradisyon ng pamilya. You see? Now, alam nyo minsan ang nagpapahirap ngayon, yung mga na-orientation po natin yan. Yan yung doon tayo na-orient sa dati nating pamilya. Itong nakita natin kay tatay, nakita kay nanay, nakita sa ibang mga tao. You see? Pero we never ask or get any knowledge or information from the one who established the family. Yeah. So ang kailangan po natin ay information mula po doon sa nag-establish ng family. At pagka sinabi naman noong nag-establish ng family, walang iba kundi ang Diyos, kung ano ang information na ibinibigay niya sa atin, kapatid, dapat naman matuto naman tayo, magkaroon naman tayo ng magandang comprehension. Understanding. How did you get it? You see? How did you take it? You see? Kaya sabi ko nga po sa inyo, minsan mahirap pong tanggapin yung bago. Itong tinuturo ng Biblia. O tingnan nyo na mga kapatid. Palagi natin nasasabing, I love you, I love you. Pero maya-maya, makikita mo na, grabe na kung magsalita, nasasaktan mo pa yung sinabi-sabihan mong I love you. So it's not actually that word that is building the house. It is the wisdom that is building the house. Why? Because you are now applying what you understood from the information that you got from the one who established the family. Kita nyo? So kung wala kang impormasyon mula sa Diyos, paano mo i-build ang pamilya mo? Anong unawain mo? At kung wala kang naunawaan, wala ka rin i-apply. You see? Ang problema nga ho natin, may naririnig tayo.
May naririnig tayo sa pulpito, may naririnig tayo sa man of God, may naririnig tayo sa salita ng Diyos, may nababasa po tayo, that's information. Alright? Pero ano ang tanggap po natin doon sa information na yon? Minsan ang tanggap po natin ay hahaluan natin ng tradisyon. That cannot be. See? Now, listen. Pag sinabi natin, ako ang hari ng bahay, ako ang leader ng bahay, ako ang bahala sa pera ng bahay, akin yan, wala kang pakialam dyan. Let me ask you a question. Yan ba talaga ang gusto mangyari ng Diyos sa pamilya mo? Do you understand kung saan ka dadalhin ng reason mo? Consider it. Saan ka dadalhin ng reason mo kung ganyan ang reason mo? Alright. Saan patutungo ang iyong pamilya sa pamamagitan ng reason mo? Eh? So, sino man po, mga kapatid, magbabae, maglalaki, you get this principle, kapatid. Tingnan niyo mabuti kung ano sinasabi ko po ngayon. You see, I hope this will help you. Okay? Gaano mo tinatanggap yung katotohanan, yung impormasyon na ibinibigay sa iyo ng Panginoon? Without information, kapatid, tandaan niyo, people perish for what? Lack of money? Lack of income? Or walang kotse, walang ganito, walang ganyan? No. People perish for what? Lack of knowledge. See that? So, kaya nga impormasyon, napakahalaga. Wag ho nating iiwanan yan, wag ho nating lalayuan na we already have the information. Ang problema natin, yung comprehension. If you have problem with comprehension, you have problem with application. Okay? So sana, mga kapatid, nauunawaan niyo po itong sinasabi ko. Kaya may problema ho yung application. May problema tayo sa pamilya natin because may problema tayo sa comprehension. See? E minsan, sabi ko nga sa inyo, nung nakaraang linggo, ang pinaniniwalaan pa natin, yung hindi nagbabasa ng Bible. Ang pinaniniwalaan pa natin, yung mga Marites at saka Marisol. Oh. Si Paquita, pinaniniwalaan pa natin yan. Kaysa sa mga kumo umaasi-asenso sa sasabihin mo natin na nakakabenta-benta. Oh, nakakabenta-benta, nagbi-business-business. Kahit hindi nakakabayad ng utang. Oh, ang buong akala natin, asinsado na sila. Oh, hindi natin kinukonsider, mga kapatid, na kanyang pamamaraan. Maganda yung sinabi kanina ni Nida pagdating sa ROI kasi alam niyo mga kapatid, may mga nagbi-business sabi nga ni Nida, paano klaseng business siya na yung ROI niya ay kukunin din doon sa mga investment ninyo? Ayun na nga yung kanyang business Monkey business. Yeah. Wow. Yun na yung style niya ng business niya. Uh-huh. Ang tawag nila doon, mga kapatid, people's money. Use other people's using money. Using other people's money. OPM, di ba? Other people's money. So, mga style niya ng mga ano ng mga anong tawag doon? Scammers. Scam. Yeah. Beware. Style niya ng mga scammers. Okay? Gagamitin yung pera mo para tubuan. Kukunin yung pera mo tapos para tutubuan ka lang. Pero ang tinutubo sa'yo, pera mo rin. You see? So, but I'm telling you, mga kapatid, ang Diyos ay walang lukuhan na katulad niyan. Ibibigay talaga sa Diyos ang narapat. In fact, wala kang puhunan sa Diyos . Diyos ang namumuhunan. Pagka sinunod mo ang Diyos, magkakaroon ka ng magandang investment, magkakaroon ka ng magandang profit. You see? Yan, maliwanag yan sa experience ni Ida. Sa pulpano nakaraan po Tuesday, yan na po yung sinasabi niya. So, naunawaan niyo po ang ibig ko sabihin, mga kapatid, ang kailangan po natin ngayon, i-practice po natin yung tamang pagtanggap salita ng Diyos. We already have the knowledge . Napakaganda po nung knowledge. Okay? Ang kailangan lang natin ay tamang pagtanggap. Tamang pagkaunawa. Tinatanggap mo ba itong sinasabi ng Biblia? You see? Tinatanggap mo ba ito pagdating sa pag-aasawa? You see, kapatid, ang ibig sabihin ng leadership sa tuob ng tahanan is manipulation. You do not manipulate your family. You see? So, kinakailangan lamang, mga kapatid, gampanan natin yung tungkulin natin. Alam nyo ba, pag sinabing leader,
Pag sinabing leader, ikaw ang unang kukuha ng mabigat. Pag sinabing husband, you are house-born. Ikaw ang taga-born, ikaw ang taga-buhat ng tahanan. Ikaw ang taga-buhat ng lahat ng problema sa loob ng tahanan. Eh, leader ka, ayaw mong magbuhat. Ibibigay mo sa misis mo, ibibigay mo sa pamilya mo. No, that's not leadership. See, husband is house-born. Kaya yan ang huwag niyong kakalimutan, mga kapatid. You see, so sana makita po natin dito sa mga usapin na ito na bagamat marami tayong mga problema sa loob ng tahanan, eh maging willing po tayo to change. Pag nakita niyo na kinakailangan palang baguhin ito, eh mababago rin ang direksyon ng tahanan ninyo. Ang pinakamaganda, mga kapatid, na direksyon ay yung direksyon ng Diyos na gusto niyang papuntahan sa atin. You see, huwag po tayong mag-imbento ng ibang direksyon. Baka magkaroon tayo ng panibagong destinasyon. You see? So, kaya nga po, mga kapatid, pinakamaganda, sundin po natin. Simulan na po natin. Isama natin ang ating misis. Hindi po yan, mga kapatid, usurping authority. But listen, you are one. The two became one. Sino ngayon magsisiparate? Ikaw? Aba, nilalabanan mo ang Diyos and you want God to bless your marriage? Now, how can a holy God who instituted marriage to bless your marriage if you are not following His direction in marriage? Paano? Sabi niya, ang dalaway pinagsama at ang dalaway naging isa. Gusto mo naman papaghiwalayin. Magsolo. Oh. Ang nakakalungkot nito, mga kapatid, nakakahiyaman tanggapin, bakit ba ayaw mong pagsamahin ang budget ninyo na samantalang pinagsama nga kayo ng Diyos? Yeah, amen. Huh? Magkasama kayo, kapatid, sa kwarto. Magkasama kayong nag-i-enjoy. Pero bakit pagdating sa pera, hindi na kayo magkasama? Sino ba talaga ang mukhang pera? Mga kapatid, kung nawala ko man at natanggal ko man ang gana ng inyong pagkain, ipagpatawad niyo po. May tawag na ako. Sa aking appointment, sobra na pala ako sa oras. Ayan, may tawag na ako. Mga kapatid, alam niyo talagang kami nagsisikap dito para matulungan po kayo. Amen. Nida, maraming salamat. Thank you, ma'am. At alam niyo, mga kapatid, katulad sinabi ni Nida, hindi naman siya nandito para i-down niya si Dennis. Wala akong usapang down dito, mga kapatid. Amen. Nandito tayo sapagkat ang ating buhay ay napakagandang salamin ng lahat. Amen. Yun ang pinakamaganda. Na pagkat tumingin po sila sa atin, may makikita po silang kagandahan, may matututunan po sila. Amen. Right? So yan po ang pinakamaganda, mga kapatid. Alright, simulan po natin. Huwag po tayong ano eh. Maliban lang siguro kung may foul tayo mga bilihin. Oh. Eh, noong araw, nung nabubuhay po si Lerma, pagka actually sa kanya ko pinagkakatiwala eh. Pero ako nagsasabi ng budget. Ibibigay ko sa kanya yung support ng church sa akin. Tapos meron din siya mga blessing. Ito, sabi niya, dinagdag ko rito sa pera natin. Itong ano, okay. So anong plano? Anong may gagastusin si Janel? Kasi si Janel pa ang maraming gastusin noon. Anong plano natin dyan? O, ito ngayon ang gagawin natin. You see? So that's all. Napakasimple, mga kapatid. In fact, malaking kagaanan din niya sa atin. Pagka ang dalaway nag-isip at pagka ang dalaway nagtulong-tulong sa iisang gawain, ay di magiging madali ang iisang gawain. Dalawa ang nagtutulong-tulong eh. Di po ba? Alright? So I hope po natulungan po kayo ng programang ito sa araw na ito, mga kapatid. Yun lamang po, tinuulit ko, kung nawalan kayo ng gana dahil sa mga sinabi ko, nawalan kayo ng gana sa pagkain, mga kapatid, ipagpasensya nyo. Kumain na lang uli kayo. No? At ako'y naniniwala na kayo po'y pinagpala ng Panginoon kung kayo man po ay tumatanggap ng salita ng Diyos. Ang sabi ko lamang po, mga kapatid, magkaroon po tayo ng magandang comprehension mula doon sa information na tinanggap natin upang meron po tayong magandang application. Yeah. Amen. Right? Okay. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon. Bigyan po natin ng pagkataon ang ating bisita po ngayon. Muli, Sister Nida
panghuling salita para sa mga nanay at sa mga asawang babae. Nida, please. Yes, Pastor. Una-una po sa lahat, maraming salamat po sa ating Panginoon na may pagkakataon po ako na maibahagi sa inyo upang makatulong, hindi po para i-down on kung sino man, sabi nga po. Maraming salamat po, Pastor, sa atin pong mga co-host ninyo, si Ma'am Marnelli, si Ma'am Cynthia. Wala tuloy. Ito lang po ang masasabi ko sa inyo, sa babae man o lalaki na mag-asawa, learn to respect each other. Wag po nating tatanggalin. Yun. Ano man po ang ugali ng bawat isa na nalaman niyo after na magsama na kayo ng matagal, respect each other. Mm. Ako, I've learned my lesson po na dati I'm expecting too much from him, but I've learned my lesson nga na I've learned na do not expect anything in return for what you will give or you have given to anybody. Amen. Accept kung may bibigay siya, yun po. And isa pa po ay marami pa po sana, pero do not treat your wife or your family as your foe or yung kalaban ninyo. No, yeah. It's not. Pag nagtatanong po ang misis ninyo kung anong plano mo, it's not that your wife wants to usurp your authority. Kundi gusto niyo malaman. Alam niyo mga kapatid, dadagdagan ko lang yung sinasabi ni Nida. No? Pagka nagtanong ang wife ninyo, mga kapatid, kung anong plano niyo, yan ang napakagandang tanong. Amen. Alam mo kung bakit? Naghihintay sila kung anong ipapagawa ninyo. Yeah. Exactly. Kung saan po kami makakatulong sa kanila. Huwag niyo po kaming sasabihan na helpmate ka lang. At wala kang karapatan sa desisyon ko. Huwag po. Kasi, kaya nga nagtatanong. Okay. Kaya nga nagtatanong kung ano decision mo. Now, if you have the decision, hindi ako nakikialam. Nagtatanong ako, exactly. Baka naman makatulong ako sa iyong decision. Alright. Kung ang decision mo ay patayin na kita, so baka makatulong ako. No. Go ahead, Nida. Biro lang yun, ha? At ano po, maging masaya po tayo kung may accomplishment ang bawat isa. Support each other po. Do not be the hindrance or maging dahilan na magkaroon ng problema yung bawat isa o yung asawa mo or lalaki mo. Maging happy ka po pag may accomplishment ang bawat isa, maging happy ka. Support him or her and pray for each others. For each other, your family, your husband, your wife, your children. Yun po. When you pray for each other, you pray together. Yes. Let your wife hear you pray and let your husband hear you pray also. Amen. And your kids, let them hear you. Amen. At wag na wag po niyong tatakutin ang asawa or ang asawa niyong lalaki or asawa niyong babae na mas mabuting wala kayo sa pamilya niyo or wala kayo sa piling nila. No. Kasi hindi niyo po alam kung ano yung tinatanim ninyo sa puso ng mga anak ninyo at sa isip ng asawa ninyo. Yeah. Wag po, do not be a quitter. Yeah. Amen. All right. Amen. Learn to face the hardships, the reality of life, and be responsible and accountable for all your actions. Yeah. Sa atin pong actions. And yung akin pong life verse, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him and He shall direct thy path. Yan po ang pinapamuhay ko. Maraming salamat po. And oh, that's good. Amen. That's good. Thank you very much, Stanida. And let's hear from my co-host, Cynthia. Marami pong salamat sa naging pagpapahayag nyo. Sabi nga dito, napaka selfless ninyo na naipahayag ninyo. Bagamat naging critical, ay para pagpapatotoo at ma-guide pa yung mga susunod nating mga, yung ating mga listeners. At nagpahayag kayo na pagpapatunay that there is no accidental godly wife. We've got to work for it and pray to be a godly wife. Yeah. And we are not in control of the situation if your marriage is filled with conflict, but it is in the power of God. Hold your marriage up to God in prayer and ask the Father to heal your marriage. Mm-hmm. Just
pray and pray without ceasing. Yes. Don't give up. All right, that's good. Again, don't be a quitter. Huwag natin gawin yan. At be a fighter. No, be a fighter, not a quitter. All right, Marinelli? Thank you po sa lahat ng mga nanood. Bago po makalimutan, napaka-worldwide po natin ngayon. CBBC Sharjah Outreach, CBBC Mission Balingasag, Misamis Oriental. Wow. Si Sir Jong Langkanaya sa Singapore. Oh, Brother Jong. Opo, nanood. Si Ma'am Flor Solomon sa Japan. Oh. Ang aming kapitbahay na si Ate Nancy sa Davao. Wow. Yeah. Si Ma'am Tess de la Cruz sa Tarlac. Si Ma'am Sheila Jaramillo sa Baguio. Sir Dexter Rico sa Mindoro. So talagang sinulat ko lahat kasi sa wow. Talagang ang daming nanood. Sana po, katulad po namin, marami rin po kayong natutunan. Ma'am Nida, maraming salamat. You're an epitome of a virtuous woman, a prayerful woman na sa inyo ko po nakita long suffering and meekness, talagang yun po yung nakita ko, and it's not an accident na nandito po kami at nakinig at natuto sa inyong story, and maraming salamat po for sharing that, for being brave enough to share your testimony para po sa aming nakikinig na kung darating man po yun sa atin, alam po natin ang gagawin. Yeah. Hindi tayo matatalo kung tayo ay laging may pananampalataya at laging nagpipray para sa ating asawa at sa ating pamilya. Yeah. Hold on, never give up. Just like what Jesus did for us, He never gave up on us, no matter gaano man tayo kasama. Jesus never gave up for us. So may we also learn to hold on for each other as what Amen. Jesus did for Amen. Us. Amen. All right, bilisan na natin kasi tumatawag na si Pastor Ed sa akin. Nasa programa pa tayo. All right. Well, anyways, maraming salamat, Sister Nida, and ako'y naniniwala na isang araw ay talagang makakita po tayo ng isang happy family, no? And the good thing is, gaano man kahirap, gaano man katindi ang inyong naranasan, hanggang ngayon, ang biyaya ng Diyos ay mag-asawa pa rin kayo. Amen. At buo pa ang pamilya. Amen. That's something? All right, so kami po'y magpapaalam na, mga kapatid, kasi nasa linya ko na po ang aking ka-appointment. At Pastor Ed, nasa programa pa ako. Okay, and pero tapos na kami. Tatapusin ko na ito. All right, medyo talagang grabe yung overtime natin ngayon. Pero I hope you enjoy that. And ako po'y naniniwala na tayo pinagpala sa lahat po ng ating narinig. Huwag natin kakalimutan, tomorrow is Wednesday. Then let's invite more people and bring more people and also make follow up with our second timers. Okay, all right. So enjoy the rest of the day. God bless you all, and God knows I love you all. Sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I. Falling in love with Him over and over and over and over again. When I first fell in love with Jesus and I gave Him all my heart, and I thought that I couldn't love Him more than I did right at the start. But as I look back over the mountains and the valleys where we've been, and He makes me know I love Him more, so much than I did then. And I keep falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. And He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I. Falling in love with Him over and over and over and over again. There's a hand that I can hold to, through which valley and its tree.
There's a shoulder that I leaned upon, and as I face another mile, there's a love that I can depend on, and it's fresh and new each day. And with love, my heart is overflowing. That is why I say, and I keep falling in love with Him over and over. Over and over and over and over again. And He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love it with my Lord and I. Falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Him over and over. Falling in love with Him over and over and over and over again. Yes, He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love it be, my Lord and I. Falling in love with Him over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love it when my Lord and